Wash your hands. Maghahati na naman tayo kay Yana sa school. Nagpalit ako ng damit, guys, kasi sobrang basa ang damit ko. Nabasa ni Yana. Yahoo! Nakasibilian pa si Yana kasi nagpatahi pa kasi sila ng uniform. Kaya naantay ko pa na magkaroon ng stock sila. Mamaya, bibilan ko si Yana ng mga ipit ng buhok. Kasi ito lang yung ipit niya. Yung dalawa, nasira pa. Mamaya, bibili tayo ipit ha, dahil ito tayo sa bayan. Okay. Ano ba yung ilong mo? Baba na. Patingin ang OOTD? 12:15 na. Alauna yung pasok niya. Let's go na yan ah. Malapit lang naman yung school niya dito, guys. Mga 5 minutes na sa school na kami. Ganun lang siya kalapit. Ay, mali. Ayan. Ako na magdala sa tubig mo. Mabigat yan. Hindi yan bigat. Kaya mo ba? Opo. Ikaw na nagdala lahat. Alam niya na room niya ah. Wala pa, paiba-iba siya. Paiba-iba ka ng upuan. Kahapon, dyan siya nakaupo. Lumipat na naman. Yana, dyan ka na ha. Huwag ka na palipat-lipat ha. Oo, huwag ka na palipat-lipat upuan ha. Ako na magdala nito. Lagay mo doon sa gilid. Na gusto mong uminom. Ito ha, kunin mo lang ha. Gusto mong uminom ha. Ha? Sabay ko siya. Ilagay niya yung tubig sa bag niya. Baka mabasa, matapon. Nalabas lang ako ha. Sa labas lang ako. Yes po. Minsan, advice mo ng 5 minutes. Bye-bye. Yan na. Dito lang ako sa labas ha. Antayin kita. Thank you ka. Okay, tara na. Tara dito ka. Ano nangyari sa labi mo? Ay, yung books mo, saan na? Ano nilagay dyan? Nilagay ako yung teacher sa akin ng box. Ah, nilagay, binigay yung box. Opo. Bigat na.
Check natin, patingin, nandyan ba? Ah, okay. Mamaya na lang sa bahay. Guys, dumiretso kami sa Ukay-Ukayan. Hinahanapan ko si Sander ng bag. Matibay kasi yung bag sa Ukay-Ukay, kaya Ukay-Ukay ko sila binibilhan. Patingin din itong yung isa. Hindi, yung isa. Ayan. Anong brand nito? Windows 7. Ayan, ang laki. Kaso parang manipis yung pinakailalim. Ah, matibay naman pala. Parang manipis lang. 580. Wala siyang lagay ng tubig. Ano. Pwede na rin to. Kaso madumihin. Color black sana. Tingin pa ako ng iba. Ito parang maganda to. Ate, pasoy ang ako nito, ate, oh. Yung pinakalas. Magkano kaya to? Matibay siya. 1,880. Grabe, ang mahal. Ay, sorry. Ito yung loob. 1,8. Wala na siyang ano, bawas, ate? Meron ng 60% less. Ah, 60. Ito, maganda to. Kaso medyo malaki. Ito na lang siguro bibilhin ko. Tignan natin tong isa. Ito, La Fuma. Maganda rin to. Parang ito ang gusto ko kay Sander. Kaso ang laki. Parang hindi bagay sa kanya. Ito yung compartment niya. Maganda rin to. Matibay. Ito lang kaya. 880. Yana, halika dito. Ito na lang siguro. Oo, ito na lang. Si Yana, sumakay talaga dito. Bibilan ko si Yana ng mga ano niya, yung gamit niya, for emergency kit. Tapos, plastic envelope. Ah, gusto mo ta? Apa. Hawakan mo lang ha. Ay, lagay mo dun sa ilalim. Apa na ko? Bababa ka kasi, kuha ka ng kuha. Ilalaki ta eh. Sige na, dyan ka lang. Huwag ka nang bumaba. Anong ito, ito? Itignan ko yung bibili namin. Ano yung nakalagay niya, Belle? Ang folder niya? Ano na naman yan? Ano yan? Lipstick yan? Patingin. Tanungin mo sila si Yan kung anong ipapabili nila. Baka may kailangan sila sa school. Ayan, ang pabilis at isa-isa yung ito. Magkano ba ito? 218. Ano ito? Atay tayo dyan. Patingin ako kayo. Patingin si mami. Babayaran ko to. Bye na kami. Ayan si Yana, nakatulog sa likod. Ay. Yana! Buksan mo. Hayaan mo siya. Dandahan lang, mabasag. Dalawa kayo. Summer!
Iihi pa siya, oh. Bag mo, Sander. Ay, yung bag ko. Yan, halika na. Ako na, magdala niya. Ang bag mo, ha. Bising na si Yana. Halika na. May packet din dito. Zipper. Ang daming maliliit na packet. Ayan, meron din dito. Madami kang mailagay, Sander. Dito mailagay ang baon, ha? Pwede matapon. Laban muna natin to. Ayan, nagpabili pala si Saisay ng show me board. Wala kasing maliit. Ito lang yung pinakamaliit. Sabi niya yung maliit daw. Tapos, bumili na rin ako ng mga hanger kasi palaging naubusan ng hanger kapag naglalaba ako. Bumili rin ako nito para sa mga ano nila, medyas. Ito, para sa maliliit na damit. Ilagay ko to sa ano ni Yana. Sa emergency kit niya. Ito, pangkususang kaldero. Ito kay Yana. Sanitizer. May damit pa yan? Oo. Ilagay natin yan sa ano mo. Emergency kit mo. Ito, rayula ni Yana. Kailangan nila yan sa ano school. Tapos ito, oh, sa'yo to. Tag-isa kayo ng ano, tissue kapag ano, oh, sa'yo din. Oh my God, I really need that. Tag-isa kayo. Ito kay Kuya Sian, oh. That's mine. Pag may madumi sa damit nyo or kamay nyo, punasan nyo ng wipes, ha. Sabi sa'yo, oh. Wala po, wala. Makin. Meron yun, tag-isa kayo nun, eh. Wipes. Ayun. Wala pong wipes, eh. Ayun, sa'yo, wipes, oh. So, binilan ko si Sander ng mug. Kasi umaga, umiinom sila ng Milo. Huwag mong basagin, ha, Sander. Ha, ingatan mo yung baso mo. Tapos ito naman kay Saidin. Ayan. Ayan. Tag-iisa kayo. Lagay dun sa hugasan. Hugasan ko pa yan. Ingatan, ha, di mabasag. Madami akong nagitang daga sa gabi. Kaya bumili ako nito. Yun lang lahat ng pamili namin sa bonus, guys. Tapos ito pala yung ano ni Yana, books. Banana. Ayun, mga books ni Yana. Tapos ito naman yung kanyang mga notebook. Ayan. Bali, ilang piraso to? Tatlo, apat, lima, seven. Tapos yung kanyang libro, ang dami. Lalaban ko muna itong bag ni Sander. Ibabad ko pa pala sa ano, sabon. Meron pa pala ditong libro sa bag ni Yana. Ayun lang. Alo. Ganito to. Ang daming libro ni Yana. Bukas ako ng mga baon ng mga bata. Thank you.
Yan na oh. Favorito mo chicken. Fried chicken. Mami, mami, bana. Huh? Chopstick din to. Handa mo na kawali. Ha? Baso ko. Handa. Oh, baso. Huwag mong basagin yung ano mo ha, mag ha. Papa. Wala na kayong titimblahan ng ano, Milo. Every morning. Si Sander, binabasag niya lagi ang baso. Lahat ng baso, siya nakakabasag. Eh, naubos na yung mga mag namin. Patingin ng ano mo yan na, star? Diba, ang daming star ah. Tabila. Very good ka talaga. Baka makagat ka na. Ay, kaya pala. Baka makagat ka. Kakaalis lang ng mga pamangkin ko, guys. Si Ate Sai, andito pa. Ano ba oras ang pasok mo, ate? 7:20. Ah. Alis na si ate. Bye, ate. Maglalakad lang si ate, guys. Yan siya na nakatulog siya ulit. Namaga pa rin. Nandyan pa rin yung beke ko. Isa-isa pala, guys. Ayaw niya magpa-service. Sabi ko sa kanya, magpa-service na lang siya para hindi na siya maglalakad papunta sa school. Eh, ayaw niya magpa-service. Gusto niya maglakad kasi may mga kasama daw siya na mga classmate niya na taga dito rin. Hinayaan ko lang siya. Gusto niya eh. Makakatipid din doon. Kasi ano eh, 1,000 per head kasi yan sila sa service. So, tatlo yung pamangkin ko, 3,000. Kasama sa isa, 4,000. Malaking bagay din yung 1K. Dagdag ko na lang yung sa gas. Hinahatid, sundo ko kasi si Yana. So, ano, araw-araw nag-aano ako ng gas. Araw-araw gumagamit ang sasakyan. Kaya, ayun. Mamaya pa yan si Yana magkagising. Siguro mga alas 10 ng umaga. Maaga pa, alas 7 pa naman. Eh, ayusin ko muna itong mga kit ni Yana. Gamot yun para sa biki. Iniinuman ko kasi kumikirot. Napapansin ko pag na-stress ako, sumasakit ang ngipin ko. Ganyan rin ba kayo? Sumasakit rin ang ngipin nyo pag na-stress. Minsan naman yan. Yung iba naman, sumasakit ang ulo. Dito ko ilalagay lahat ng mga ano niya na. Mga for emergency kit ba? Maglalagay ako ng isang pares na damit. Footsack. Baby wipes. Polvo. Tapos maglagay din ako ng cologne. And sanitizer. Ang ilalagay ko naman dito sa plastic envelope niya, itong lapis niya, yun, natasahan ko na. Tapos, rayula niya. Tapos, itong plastic envelope. Ano daw to? Lalagyan ng test paper niya. Kailangan niya, ano pa ba? Eraser at pangtasa. Kaso nandun sa bag niya yung eraser at pangtasa niya, kaya, ayan. Meron siyang band paper na long and short. Ayan. Eraser. Pantasa. Tapos, glue. Ayan. Kompleto na siya sa mga gamit niya. Dadalhin niya mama sa school. Maambon. Nakalabas si Summer. Oh, ayaw pa kuya, oh. Takot siya kay kuya, eh. Takot ka kay kuya, Summer. Kapag ako nagpapapasok sa kanya, maghahabulan pa kami. Pahirapan pa. Kay kuya, takot na takot siya. Pag sinabi ni kuya, pasok. Papasok agad yan.
Pero pag ako, maghahabulan pa kaming dalawa. Pinabad ko siya magdamag. Hindi ko pa nasamsam mga nilaban ko nung isang araw kasi medyo basa pa yung iba. Guys, papasok na daw yung truck ng basura. Lalabas ko na para mahakot. Hindi ko nilalagay yung mga basura sa labas kasi inaano ng aso, yung mga aso na pagalagala. Kinakalat na sa labas kaya dito ko sila tinatambak. Nakalimutan kong lagyan ng sabon yung ano niya na. Wala pa lang sabon na ilagay kaya ito.